nagbabagang bakal na garang sa apoy. Sa bisig at kamay ng binatang panday, siya'y handang tumulong ibuwis ang buhay. Ito ay si Pandoy, lalaking alalay ng panday. Pag may kagipitan, ating pag-isipan, tayo'y magtulungan. Okay mga igan, ang video natin ngayon gagawa ng palakol si Flavio. Ayan, at sisimula natin sa pagkating ng ating materialis na molye. Ayan, at ang next step natin, syempre magpaparikit tayo ng apoy gamit ang bunot para dito natin igagatong ang ating bakal para lumambot. Para pag pinalo natin is madali siyang sumunod. Kaya mga igan, nakapagparigit na tayo ng apoy. Ayan, lalagyan natin siya ng uling ng bao para lumakas. Sasalang na natin ang ating bakal. Ayan. Tatabunan natin siya ng uling para mabilis siyang magbaga. Ayan, sige, igan, tabunan mo ng uling. Ayan. Ayan mga igan, pinapabaga na natin ang ating materyales. Ayan, baga na siguro si Boss Rodel ang ating katulong ngayon. Naiinip na, gusto ng paluin ang ating bakal. Ayan. Sige, Boss Rodel, palo. Ayan. Oho. Ayan mga igan, may kahirapan siyang hawakan kasi nakapal yung bakal at mabigat. Kaya tumatarang. Okay, palo lang ng palo hanggang sa mahubog ang ating bakal. Ayan mga igan, pinapalapad na natin ang talim. Ayan, pinapalo natin siya sa ating power hammer.
ngayon naman natapos na natin ang ating palaparin ng talim, huhulmahin na natin ng butas para maging maayos siya. Ayan mga igan, nang nahulma na natin siya. Ayan, papalo-paloin lang natin para maging parehas. Ayan, palo-palo para matuwid, para maging alay ng ating palakol, para magustuhan ng ating customer. Sige lang Flavio, tuwirin mo ng maganda yan ha, para magustuhan ng ating customer. Huwag kang tatanga-tanga. Ayan, sipat-sipat Flavio, hanggang sa matuwid mo at nang ikaw ay maging very good. Okay, ayan mga igan, malapit nang matapos, konting palo na lang at matatapos na. Okay mga igan, ayan na yung kayarian ng ating project. Pasensya na kayo eh, hindi ko na naipakita yung ibang step. Ayan, ang kasunod mga kaibigan, susubuhan na natin siya. Ayan, ayan, papabagahin natin ang kanyang talim, tapos ilulublob natin siya sa langis para magkaroon siya ng subo at maging matigas ang kanyang talim para hindi mabilis pumurol. Ayan mga kaibigan, may subo na siya. Oo, ha? At pagkayari nating subuhan, syempre lilinisin ulit natin siya kasi umitim yan, gawa ng langis. Okay, sige Flavio, linisin mo ng maganda para magustuhan ng ating customer. Okay, ayan mga kaibigan, ang sunod natin gagawin dyan, pag nayari natin linisan, pupuluhan na natin siya ng maganda siyang tingnan. Ayan, at ang ating materyales mga kaibigan is ayan, mahogany siya. O ha, syempre huhubugin din natin ang kahoy para bumagay sa disenyo ng ating palakol. Ayan na mga kaibigan, na ikabit na natin ang puluhan, pipinish na lang natin siya gamit ang grinder para maging mas makinis ang ating puluhan. Ayan, natapos na natin siyang kinisin mga kaibigan. Ang kasunod natin gagawin, babarnisan natin siya ng kulay mahogany para mas maging maganda ang ating produkto, mas maging kaakit-akit ang hitsura ng ating ginagawa. Ayan mga kaibigan, binabarnisan natin siya, katulong natin si Abay. Ayan, sige lang. Okay, ayan na siya mga kaibigan. Ayan na ang kayarian ng ating proyekto. At bago po matapos ang video ito, kung napapanood nyo po ito, pakisubscribe naman po mga kaibigan. At pakilike na rin po. Kung hindi man po kalabisan, pakicomment na rin kung ano pong masasabi nyo sa ating video. Sige po mga igan, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyong lahat.